Tiniyak naman ng mga otoridad ang seguridad sa pag-host ng Pilipinas ng ASEAN meetings. Sa kabila po yan ng paghahasik ng lagim ng Abu Sayyaf Group, kasunod po ng nangyaring engkwentro sa Bohol at pagpugot pa sa bihag nitong Pilipinong kapitan ng barkong pangisda. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Pinumpirma ng Joint Task Force Sulu ang pagpugot ng Abu Sayyaf sa bihag nitong kapitan ng fishing vessel na napanood daw ng militar sa video. Binihag siya at ang tatlong tripulante ng fishing vessel sa Patikul Sulu noong Disyembre. Nangyari umano ang pagpugot sa basila nitong Bebe Santo. Posible raw na pinatay na ang biktima dahil may sakit ito at nakakaantala sa pagkilos ng grupo. Ayon sa isang security expert, bukod sa pangongolekta ng ransom, ang pandurukot daw ng Abu Sayyaf ng mga sibilyan ay pagpapakita ng kanilang kakayahan. Pwede nilang gamitin na rason yon para ipakita na meron silang kakayahan na magbiktima ng civilian at gamitin nila yung mga biktima nila bilang leverage sa pakipag-negotiate sa law enforcement authorities kung meron silang hinihinging ransom sa mga ibang biktima. Sa pagpasok ng Abu Sayyaf sa Inabanga, Bohol noong Martes, base rin sa investigasyon ng security expert, binalak daw na gawing hideout ng mga bandido ang liblib na bayan ng Inabanga. Tatlo ang pakay nila kung bakit sila pumunta sa Bohol. Unang-una, mag-identify ng target for their kidnap for ransom activities. Pangalawa, ay i-derail yung pag-hold ng ASEAN meetings related to the ASEAN summit sa Bohol. At pangatlo, ay magsagawa ng pag-atake sa panahon ng Holy Week. Sa kabila ng inkwentro ng Abu Sayyaf at gobyerno sa Bohol, kung saan tatlong sundalo, isang pulis at anim na miyembro ng Abu Sayyaf ang namatay, tuloy ang ASEAN meeting sa Panglao Island sa April 19 hanggang 20. Tiniyak ito ni Ambassador Marciano Paynor, ang Director General for Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ayon kay DILG Officer in Charge Catalino Cuy, may tuturing ngayong pinakaligtas na lugar ang Bohol sa tindi ng seguridad na ipinatutupad doon. Iginit din ni Bohol Governor Edgar Chato na malayo sa pagdarausan ng ASEAN Summit ang lugar kung saan nangyari ang inkwentro. Malayo-malayo sa Tagbilaran, 80 kilometers from Tagbilaran City and then about 90 kilometers from Panglao. Medyo malayo siya. Nasa dulo siya. Mas malapit sa Cebu. Bernadette Reyes, GMA News.